po sa akto. Naguguluhan ako, tinanong ko naman, hindi naman daw. Wala, pero wala iba'y nararamdaman ko eh. Kala ko, ang saya-saya ng buhay niyo eh. Mayaman, pakaganda ng karir. Ganun po pala, no? Mayaman, mahirap. Pareho lang pala ng problema. Bakit? Nag-asawa ka na ba? Boyfriend lang po. Live-in. Pero magaling akong makaramdam. Talagang sinusundan ko. Awayin ko pa yung babae niya. Hanggang sa tigilan niya na yung boyfriend ko. Alam ko po yung pakiramdam niyo, ma'am. Paimbestigahan niyo na po. Para malaman niyo kung meron nga o wala. Kung wala, makakatulog na kayo na mahimbing sa gabi. Pero ano? Ano yun? Pwede naman kayong mag-upon. Gaya ko. Pwede nyo rin ipaglaban. Please don't tell anyone. Walang pwedeng makaalam ng plano ko sa States. Kaya ano bang plano mo dun? Leave everything behind. And have this baby dealt with. Lexi, walang kinalaman yung bata. I know. I'm not a monster. Pero pagpipilitan ko pa ba? Kaya ayaw na nga niya eh. Wala nga siya dito kahit sinabi ko sa kanya na papalaglag ko tong anak namin kung hindi siya dadating. I just wanna get rid of all this pain. Diane, kaibigan ako ni Dr. Jill. Gusto ko lang malaman yung totoo. Yung tungkol sa boyfriend mo. Totoo ba yung nangyari na sinaktan siya ni Dr. Jill dahil sa'yo? Ayoko pong pag-usapan dito. Okay. Look, hindi violenting tao si Jill. Okay? Kaya nakakagulat yung police report tungkol sa kanya. Close ba kayo ni Jill? Kasi hindi ko alam eh. At hindi ko maisip na pumupunta siya sa mga lugar tulad nun kung saan nangyaring insidente. Sorry, Doc. Ha? Pero ayoko na sanang magsalita. Kasi baka lumaki at madagdagan po yung problema. Malaki na yung problema, Diane. The least you can do is help her. Pinagmalasakitan ka niya, pagmalasakitan mo rin siya. Wala po kayong alam para sabihin yan.
Anong ibig mo sabihin? Wala po. Diane? Anong ginagawa mo dito? Kilala mo yung nakatira dito? Estudyante ka niya? And apparently, hindi ka lang estudyante. Utosan ka rin, tama? Spy? Kaya naman pala bigla-bigla kang sumusulpot sa buhay ko out of nowhere. Are you even pregnant? My God. At talagang naniwala ako sa'yo. Tagal mo na akong pinaglalaroan. Panuloko ka! Ano? Panuloko ka! Lexi! Makapagsalita ka naman. Kala mo wala ka na agrabyado, ha? Kung makapagmalinis ka naman, kung manluloko ako, mas manluloko ka. Ma'am, thank you po. Thank you sa pagdalaw mo sa akin dito at saka sa lahat ng tulong mo. Wala po yun. Pinigilan ni Enzo. Hiwalay na po kami, ma'am. Hiwalay, pero nasasaktan ka pa. Alam ko masakit kasi mahal mo pa. Pareho tayo ng storya noon. Pero iba ng storya ko ngayon. At sana yung sa'yo, tuloy-tuloy na rin sa pag-iba. Hanggat bata ka pa, Diane, hanggat kakampi mo pa ang panahon, kaya pa. Kayang-kaya pa. Ma'am, sabi niyo po noon, kayang-kaya pang mabago ang kwento ko. Yun po yung pinagsisikapan ko. Araw-araw. Ngayon po, nasanay na ako na nawala si Enzo. Mas gumaan po yung buhay ko. Mas nakapag-focus ako sa pag-aaral ko. Ibabalik ko po sa inyo yung payo niyo sa akin. Kaya niyo rin, ma'am. Kaya niyong iliko yung kwentong to na sa huli kayo yung panalo. Ano nga bang ibig sabihin ng panalo? Dapat ba yung hindi ako naapektuhan? Paano bang matatapos to? Sabi po dun sa libro na nabasa ko, ma'am. Proseso ang moving on. Hindi siya nagagawa ng isang click lang. Isang araw, makukuha natin yung freedom na makakapagpagaan ng buhay natin. Freedom is the oxygen of the soul. Enzo? Sila ang unang sumira sa buhay ko. Kaya gagantihan ko lang sila. Walang pupuntahan yung ganti-ganting sinasabi mo, Enzo. Babalik ka na ng city jail. Tingin mo ba hahayaan ka pa nilang makalabas pagkatapos mong idamay si Gio? Ay, sila yung muna. Kaya guguluhin ko lang yung buhay nila. Saka nag-aalala ka pa rin pala para sa akin, ano? Hindi para sa'yo. Para sa mga taong piniperwisyo mo.
Di ka man lang ba talaga nagsisisi sa mga ginawa mo? Ang damay ka pa ng bata? Para sa'yo naman to, eh. Lexi, matagal ko nang kakilala si Justin. Coincidence? O plinano niyo na naman? Kasi kagabi pumunta siya sa amin para sabihin na may nangyari sa kanila ni David. Tapos ngayon, chummy kayo ni Justin. O baka naman kasabot ka ng babaeng to? Lexi, alam ko may atraso ako sa'yo. Pero mali ka nang iniisip. Aalis na sina Doc Jill ng Baguio. Si Justin, matagal ko na siyang kakilala. Tungkol sa nangyari sa asawa mo, kay Doc Jill. Asawa mo kumprontahin mo, huwag ako. Hindi yun magagawa ni David. Basta ang alam ko, hindi sinungaling si Doc Jill. Sabi nga nila, a cheater is always a cheater. Ikaw na lang umalam kung applicable sa asawa mo. Kasi ako naging totoong kaibigan ako sa'yo. Nag-espiya lang ako sa'yo para kay Ma'am Jill. Pero oo. Sabihin na natin na sinubukan kitang intindihin. Mahirap talaga ang kumawala sa ganong relasyon eh. Yun lang. Kinulang ka sa effort eh. Ginusto mo rin. Sinadya mo. Nagpakalunod ka sa kasalanan mo. May nakasalan mo pa. Mahalan kami. Lexi, hindi natin pwedeng isisi lahat sa pagmamahal. May tama at maling pagmamahal. Alam mo, natutunan ko sa buhay. Lahat ng nagkakamali, dapat magbayad. Sa kaso ko, nakakulong na yung pagkakamali niyo. At sa katulad mo, sinisingil ng karma.